Gomez Marie Back. Tapos na ang 2022. Welcome 2023 na tayo. Moving forward na tayo para sa mas masaya at masangganang bagong taon. Yes! 2023! Na-miss nyo ba ako? Siyempre, mas na-miss ko kayo. Alam ko, naging busy tayong lahat sa paghahanda ng Pasko at pagsalubong sa bagong taon. At siyempre, kasama dyan ang paghahanda ng paninda sa ating tindahan. Tayo mga sari-sari store kasi ang takbuhan kapag sarado na ang mga pamilihan. Right. Kakulangan sa kusina at inumin para sa selebrasyon. Pamimili dito, pamimili dyan, stock dito, stock dyan. At siyempre, bonggang-bongga yan na bentahan. Kaya pag-uusapan natin, magkano ba ang dapat kitain na isang sari-sari store? Kanegosyo, depende ito sa percentage na dapat natin ipato at hindi pare-pareho. Depende pa rin sa paninda at sa pag-angkat natin dito. Dapat may pattern tayo dito. Lalo na sa nagsisimulang sari-sari store, may percentage na 15, 20, 30%. Yan ang susundan na ipapatong mo sa puhunan. Dito nakikita kung ilang piso ang ipapatong mo sa bawat produkto. Kung kikita ka ba sa puhunan mo. Parang ganito. Formula sa pagkuha ng percentage sa puhunan at sa pagpatong ng puhunan sa halaga ng percentage. Parang ganito. Halimbawa, Alfonso Litro Puhunan 270. Imumultiply o itatimes natin sa 10%. Lalabas dyan 27 pesos. Ito ang halaga ng 10% sa puhunan natin na 270. Saka naman natin pagsasamahin ang puhunan at halaga ng percentage. Puhunan 270 plus 27 pesos. Lalabas dyan is 297. Yan lang ang gagawin natin sa 10, 15, 20, 25, 30%. Parang ganito. Makikita mo na may tentative price. Ibig sabihin, hindi pa yan ang selling price, SRP o bentahan. Ito ang magiging basihan ng presyo. Dito, pag-aaralan mo yung expenses at kita. Depende sa lokasyon at sa angkat. Mas mababa ang angkat o bili, mas malaki ang kita. Halimbawa, Alfonso Litro sa 10%, 297. Magdadagdag ako ng 3 piso, magiging 300 pesos. Nasa 11% ako dito. Meron akong kitang 30 pesos. Bakit? Kasi sa tingin ko, ito ang tamang presyo ko. Nasa commercial area ang lokasyon ng tindahan. Pero kung nasa residential at tabi-tabi ang tindahan, ipapalo ko ito ng 297 o 298. Pasok pa rin ito sa mga expenses ko. Sabi nila, malaki puhunan, malaki din ang patong. Kanegosyo, depende ito sa ibinibenta natin. Noodles, nasa 30%. 10.92. Rounded ko ito ng 11 pesos. Magdadagdag ako ng piso. Magiging 12 pesos. May kita akong 3.60 kasi nasa commercial area ko. Pero kung nasa residential, 11 to 11.50. Pasok pa din ako dito. Delata, Mega Sardines, 155 grams. 15%. 23.86. Rounded natin sa 24. Magdadagdag pa rin ako ng piso. May kita akong 4.25. Kasi nga po, nasa commercial area ko. Kung nasa residential, 24 pesos ang bentahan ko. Tandaan, maliit ang puhunan, angat mo ang percentage sa 15 to 30%. Malaki ang puhunan, 5 to 10%. Pasok yan sa dapat nakita mo. Bukod dyan, meron din tayong unusual things na binibili sa tindahan na hindi naman araw-araw na bibili. Na dapat ang percentage natin ay 40, 50, o higit pa. Halimbawa, tulad ng sinulet, karayom, gamit sa pananahi, kuskusutay, mga gamit sa kusina, katulad ba ng sponge, panglinis sa kuko, aceton. Bakit ganito kalaki ang percentage? Kasi hindi ito kadalasang ginagamit o binibili. Dito tayo bumabawi ng malaking tubo. Shhh!
Yan ang sikretong malupit nating mga kanegosyo. Sa ating percentage, ang bawat paninda natin ay hindi dapat mataas. Tama lang sa marketplace. Kung saan located ang tindahan mo, ganun din ang value ng paninda mo. Dapat alam mong balansehin ang expenses mo. Halimbawa, gasolina, kung malayo ang travel sa pag-aangkatan mo. Kung commercial o residential ang lokasyon mo. Walang masama kung medyo aangat ka sa pattern ng percentage basta makatarungan ang presyo mo. Sa araw-araw na benta, malilito ka kung iisa-isahin mo ang percentage ng bawat paninda mo para makuha ang kita ng tindahan. Kung maliit lang ang store at sakto lang ang laman, pwede ka nang mag-overall ng percentage na benta. Halimbawa, bumenta ka ng 5,000. Para makuha mo ang 20% niyan, ita-times mo yung 5,000 sa 20%. Lalabas yan is 1,000 pesos. Yung natitirang 4,000, yan ang ipapaikot mong puhunan mo kinabukasan. At yung pinaka-gross income mo na 1,000 pesos, ay yan ang hindi mo pa pwedeng sabihin kita mo. Kasi ibabawas mo dyan ang kuryente mo, ibabawas mo dyan ang tubig mo, ibabawas mo dyan ang wifi mo kung meron man yan sa loob ng tindahan mo. At kung ano yung matitira dyan, yun ang masasabi net income mo. Kaya dapat, kung ganyan lang ang benta mo hanggat maaari, hindi mo muna siya dapat kagastusin. Paikutin mo muna. Kung ang tanong mo naman eh, malulugi ba ako kasi ang ibang paninda ko, ipatong ko 10-15%. Huwag kang mag-alala kung ang kinuha mo ay 20%. May paninda tayong 30% and up. Ang patong na yan ay magbubuo sa kakulangan ng pandagdag na natitirang pagbenta mo. May dagdag puhunan ka, kumikita ka, umiikot ang puhunan mo ng maayos. Mga kanegosyo, hindi tayo negosyate kung wala tayong calculator. Importanteng meron tayo nito. Mali yung kagawian na patong-patong piso, hula-hula lang. Importante alam natin ang bawat percentage na pumapasok at lumalabas sa atin. Isa pang paalala kanegosyo, kahit magkano pa ang patong natin, kung bulsa dito, bulsa dyan. Kuha dito, kuha dyan. Naku, ubos. Bagsak negosyo natin. Kaya bantayan ang paninda, hindi lang puro kita. Mga kanegosyo, open po tayo sa comment. Tanong, very much willing po kaming sumagot at suggestion na rin para sa mga bagay na gusto niyo maging topic natin. Shoutout po kay Miss Army para sa tanong na paano ba mag-inventory ang sari-sari store. At dyan po ang kanyang request. At sasagutin natin po yan sa ating next episode. Mga kanegosyo, 2023 na! Sana itong episode na ito ay nakadagdag ng bagong kalaman sa inyong negosyo. Maraming salamat po. Mga kanegosyo, laging tatandaan, think positive, sipag at syaga, kaya natin to. See you on my next video. Love you!